Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil tayo ay Kanyang inanyayahan sa banal na piging na ito. At kasama ng ating mga personal na kahilingan, ipagdasal din po natin ang mga taong nangangailangan ng ating mga panalangin at yung mga taong merong sakit at may karamdaman. Kaya bilang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po muna natin ang ating pagkukulang at ang ating mga kasalanan at humingi ng biyaya ng pagpapagaling. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at pinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbili ng aliw, anupat nilapastangan nila ang banal na pangalan. Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na nabili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga amoreyo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang loob ng 40 taon na ibinigay sa inyo ang lipulin ng mga amoreyo. Kaya pinahihirapan ko kayo gaya ng karito na di makalakad sa bigat ng dala, hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno at di maliligtas ang mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ng mga mananudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapangapid, siya ay ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y hindi dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala akayong aasahang magliligtas sa hilahin. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tayo po'y magsitayo. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Parang gutom na yata kayo, ano? Huwag kayong mag-alala, marami ditong kainan. Ano po, bago ko po simulan ang ating refleksyon, nais ko po muna sa inyo magpakilala. Ako po si Father Kevin, ako po ay kabilang sa mga CRM. Kaya nakita niyo sa aking pangalan ay CRM, hindi po ibig sabihin comfort room for men. Ang ibig pong sabihin ng CRM ay clerics regular minor. Ito po ay isang congregation o religious order na itinatag noong 1588. At ngayong araw pong ito, July 1, kami po ay naitatag. Naitatag po, kaya ngayon ang aming foundation day. Noong 1588 pa,
Hindi po kami kilala dito sa Pilipinas, pero nagsimula po ang aming kongregasyon sa Italia. At mas kilala po pala kami sa tawag na Adorno Fathers dahil isa sa mga founders namin, ang pangalan ay Agustin Adorno. Meron po kaming tatlong seminaryo. Ang unang seminaryo namin Ang una ay sa Camarines Norte sa Bicol. Doon po ako nagsimulang mag-aral. Pangalawa po, meron po kaming seminaryo dito sa Maylipa, Batangas, malapit po sa Carmel. Pangatlo po, meron po kaming seminaryo sa Maybalete, Batangas, doon sa May Marian Orchard. At ang pang-apat pong seminaryo ay dito sa May Silang, Cavite, kung saan doon po ako naka-assign bilang isang pare at formator sa aming theology. Malapit na po yun sa Tagaytay, kaya medyo malapit-lapit na dito sa Shrine ng Padre Pio. At isa sa mga parte ng formasyon ng mga magpapare o mga seminarista ay dalawin po ng mga formator katulad ko ang kanilang tahanan. Kaya po nung nakaraang araw, habang sila ay nasa bakasyon, ako po ay dumalaw doon sa bahay ng isang seminarista namin sa Albay. Nakatira po siya doon sa isang isla na tinatawag na Rapu-Rapu Island sa May Albay. At nung nandoon na po kami nung nakaraang araw, kami po ay itinur nung aming seminarista at nakapunta po kami sa daraga doon sa May Kagsawa Ruins sa May Malap, yung nakikita ang mayon. Nakapunta na ho ba kayo doon? Ayun, may narinig akong opo. Ano? Napakaganda doon, magayon ang Kagsawa Ruins. Ano po? At doon po ay merong tinitindang silly ice cream. Narinig nyo na ho ba yun? Ice cream na maanghang, mahalang. Ano? Ako po excited na pumunta doon para matikman yung silly ice cream. At nung pagpunta ko doon, tinanong ko, Ali, magkano ho ba ito? Ay, napakamahal. Mahal pa sa bigas. Ano ho? Mahal pa sa bigas. Nakipagtawaran ako. Kayo ba ay mahiling makipagtawaran, makipag-bargain, makipag-hagal sa mga tindera at tindero? Mahilig kayo sa ganun, ano? Para makatipid. Ano ho? At sa aking pakikipag-usap, no? Sa aking pakikipagtawaran, hindi pa rin niya ako binigyan ng mas mababang halaga. Pero gayon pa man, dahil gustong-gusto ko yung ice cream na yon, kami ay bumili. Masarap at maanghang. Kung kayo po ay mapapunta doon sa daraga sa May Albay, doon sa Bicol, tikman niyo po yun. Ano? Ang buhay nating Kristiyano ay katulad ng bargain. No? Nakikipagtawaran tayo sa Diyos. Ano? Sa ating pangungusap sa Diyos, sa ating pakikipag-usap, minsan tayo ay nakikipag-bargain. Habang kami ay nagtutur doon sa daraga, nakapunta kami sa tinatawag na farm plate. Narinig nyo na ho ba yun, yung lugar na yun? Kung napanood nyo ang pelikulang I Love Lizzie, doon po ginanap yung pelikulang yun. Napanood nyo na ho ba yun? Sino ang nakapanood? Taas po ang kamay. Huwag po kayo mahiya, tayo-tayo lang naman. Wala pang nakapanood? Wala pa. Nasa Netflix daw po yun. Ano? Sinabi ng seminarista sa akin, Father, panoorin mo ito. Maganda ito. Dito nangyari yung pelikulang I Love Lizzie. No? Kaya pag uwi ko, pinanood ko. At napakaganda ng pelikula pong iyon. Ito po ay tungkol sa isang seminarista. Seminarista na magpapare. Pumunta po siya sa lugar na yon dahil sa kanyang bakasyon o regency. No? Pero na-inlove siya sa isang babae. Hindi ko po ikukwento ang buong istorya. Baka naman hindi nyo napanoorin. Ano? So na-inlove yung seminarista sa isang babae na ang pangalan ay Lizzie. At nagkataon na aksidente si Lizzie. No? At kritikal ang kanyang buhay. Dahil yung seminarista, si Carlo Aquino ho, ay nalungkot, nagalit sa Diyos. Pumunta siya sa chapel at nainis, nagsalita sa Diyos. Lord, ako'y inis na inis sa iyo. Tinuruan mo kaming magmahal at ngayon ako'y nagmahal ng babae
bakit parang kukunin nyo na siya? Parang ganun ho, ano? Parang ganun. Parang ganun. Inis na inis ako sa iyo. So tumalikod siya, palabas na siya. Pero kung ano pong nakapag-touch sa akin sa piluko lang yon, nung bumalik siya sa chapel, lumood siya at tumingi ng tawad sa Diyos. Lord, sorry. Lord, sorry. Alam kong walang imposible sa iyo. Pagalingin niyo lang si Lizzie, yung babae, susundin ko kayo. Hindi ko na kayo tatalikuran. Ang buhay natin ay ganyan, mga kapatid. Minsan tayo'y tumatalikod sa Diyos. Minsan tayo nakikipag-bargain. Panginoon, pagalingin niyo lang ako at ako'y susunod sa iyo. Wala naman pong masamang makipag-bargain sa Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Kahit hindi na natin sambitin kung anong panalangin natin, ang ating kagustuhan, alam na ng Diyos yan. Ang nais niya lang, bumalik sa Kanya. Bumalik at kausapin siya. Ano ang ating intensyon sa pakikipagtawaran natin sa Diyos? Tayo ba ay naririto sa dambana ng Padre Pio dahil nakaugalian na natin na pumunta rito araw-araw? Nandirito ba tayo para ialay ang ating mga panalangin? Naririto ba tayo para ialay ang mga panalangin ng ibang tao? Narito ba tayo para makakita ng magandang tanawin? Narito ba tayo sa dambana ng Padre Pio para sumunod sa Diyos? Narito ba tayo para makipag-bargain sa Diyos? Sa ating pangungusap sa Diyos, sa ating panalangin, mas napapalalim ang ating intensyon na sumunod sa Kanya kaysa ating ebanghelyo. Sa pagsunod sa ating Panginoon, ano ang kailangan nating iwanan? Ano ang kailangan nating harapin sa buhay? Ang buhay natin ay katulad ng pakikipagtawaran sa Diyos. Pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang natin kailangan sambitin. Kung talagang gusto natin, bibilihin natin. Kung talagang gusto nating sumunod sa Diyos, anumang hirap, anumang pagsubok, anumang sakit, ang ating haharapin, basta sumunod tayo sa Diyos, gagawin natin. Kaya mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, alalahanin natin na sa Kanyang pagsunod, kalakip niyan ang hirap. Kalakip niyan ang unos ng buhay. Pero alam ng Diyos ang mas nakakabuti sa atin. Mangusap lang tayo sa Kanya, bumalik sa Kanya, at sumamba. Nang sa gayon, lahat ng ating kagustuhan, kung ayon sa Diyos, matutupad. Parang ang pelikula ng I Love Lizzy, no? Nakipag-bargain siya. Pero sa bandang huli, happily ever after. Dahil yan ang kagustuhan ng Panginoon sa mga taong susunod sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslok.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapag-indap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na pari. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Padre Pio, kaisa ni San Francisco Caracciolo na aming patron at tagapagtatag, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
bigat ng iyong pasang. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asa. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng iyong inihain at pinagsaluhan
upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasuwalang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi. Nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ng inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa darating na August 31, magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 lamang ng Agosto. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa pagdalo ng Santa Misa, nawa ang kalooban ng Diyos ang maghari sa ating mga puso at isipan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain nawa kayo na makapangyari ang Diyos Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang pagmamahal at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.